pagaganahin natin yung refrigeration system. Ang refrigeration system ay nandito sa number 64, refrigeration system. Bago natin i-operate yung system, i-familiarize muna natin yung iba't ibang components. Mag-umpisa tayo dito sa compressor. Ito yung kanyang compressor motor. Sa taas, merong start inhibit. Ito yung pumipigil sa pag-start sa compressor. So, hindi natin ma-start yan kung merong nakailaw dito sa tatlo. Yan yung auto load control, high load setting, low lube oil pressure. So, kailangan walang nakailaw dyan para ma-start yung compressor. Sa baba naman, merong compressor trip. Ito yung pumapatay sa compressor. Nandyan yung kanyang reset. Then, pagka-discharge sa refrigerant galing sa compressor, dadaan yan ng oil separator. Dito rin natin makikita yung lube oil ng compressor. Dito tayo mag-reading. Sa ngayon, meron siyang 70%. So, ang minimaintain natin dito ay from 20 to 80%. Meron siyang makeup pump. Ito yung pang-replenish sa lube oil. Then, ito yung circulation pump. Pagkagaling ng refrigerant sa oil separator, pupunta na yan ng condenser, palalamigin siya dito ng seawater. So, magiging liquid na. So, yung liquid refrigerant na yan, maiipon dito sa receiver. Then, merong linya pabalik doon sa condenser. So, kung sakaling may gases na hindi na-condense, pumunta sa receiver, dito yan babalik. Sa ilalim ng receiver, merong valvula. Kailangan buksan yan. Tapos, itong dalawa naman, mga automatic valves. Hindi natin kailangan galawin yung mga ito. Mga solenoid valves yan. Pag pumasok ka dito, yan yung meat fish store. Ito yung mas malimig na room. Meron siyang air fan. Ito yung small fan. Ito naman yung big fan. Sa kabilang room, yan naman yung provision store or yung vegetable room. Meron din siyang air fan. So, may mga alarm dito sa meat fish store. High temperature. Ang reading ay 27.84 degrees Celsius. Ang minimaintain nating temperature dito ay from negative 15 to negative 22 degrees. Pero nakaset ito sa negative 18 degrees. Ayan. So hanggang negative 18 ang aabutin nito. So kailangan malamig ito para hindi makati yung pinapaulam ni Mayor. Pag hindi malamig yan, makati yung isda. Ganon din sa provision store. High temperature, 26.65 degrees Celsius. Dapat lumamig ito ng from 2.5 to 7.5 degrees Celsius. Ayan, so paglabas ng refrigerant, babalik na yan sa compressor. Ay, dito tayo sa lube oil. Meron tayong lube oil circulation pump. Dadaan yung lube oil sa lube oil cooler. Then dadaan ng filter, papasok ng compressor. Ito naman yung seawater pump. Palalamigin niya yung lube oil at susuplayan din niya yung condenser. So meron ditong lube oil cooler, seawater shut-off valve. Kailangan nakabukas yan. Okay guys, i-operate na natin yung refrigeration system. Control F1. Ayan, running na. So, una natin gawin, i-line up natin yung system. Mag-umpisa tayo dito sa compressor. Paglabas ng refrigerant, dadaan ng oil separator, diretso sa condenser. Sa ilalim ng condenser, merong balbula papunta sa receiver. Buksan nyo yan. Sa kabila, yung balbula pabalik ng condenser para bumalik yung mga uncondensed gases. Then, sa ilalim ng receiver, buksan nyo ito. Itong dalawa, automatic valves, hindi na natin gagalawin yan. Papasok tayo sa meat room, paandarin natin yung dalawang blower.
Punta tayo sa provision store, paanda rin natin yung blower. Next, yung lube oil. So normal na yung lube oil level, paanda rin na natin yung lube oil circulation pump. Para sa kanyang cooling, buksan natin yung shut off valve, then start natin yung pump number 1. Okay, punta na tayo sa compressor. I-check nyo kung may nakailaw sa start inhibit. Okay. Kung sakaling nakailaw itong auto load control, punta kayo sa temperature controller, ilagay siya sa manual at mag-type kayo ng 10%. Enter. Huwag kalimutan pindutin yung enter. Yan. So, mawawala yung ilaw. Lilipat dito. Lilipat naman sa low lube oil pressure. Pero dahil umaandar na yung circulation pump ng lube oil, mawawala rin yung ilaw. So, ngayon, wala na yung ilaw. Start na natin yung compressor. Then, yung temperature controller, lagay natin sa automatic. So, kukontrolin nyo yung temperature dito. Hanggang negative 18 degrees Celsius. So, ayan, makikita nyo, lumalamig na. Bumababa na yung temperature. Ganon din sa provision store. Bumababa na. So, ito, aabot ng negative 18 degrees. Samantalang dito, positive nasa 7 degrees Celsius. Meron ditong makeup valve kung sakaling magkakarga kayo ng refrigerant dito sa vapor side. Bubuksan lang yan para magkarga. Okay, nag-alarm dito ang high pressure sa provision store evaporator pressure. Yung evaporator pressure ay nakaset sa 4.8, so mamaya mawawala yung alarm na yun pag bumaba na yung evaporator pressure. Ayan, bumaba. Dito sa lube oil cooler, merong symbol dito na triangle katabi ng letter T. Yan ay differential pressure. So, ang normal na reading dyan ay ganyan, nasa decimal point lang. Ibig sabihin, malinis yung lube oil cooler. Pero pag mataas yung reading mo dito, umaabot ng 2 bars, ibig sabihin, barado na yung cooler. Hindi na niya magpalamig yung lube oil. So pag hindi lumamig yung lube oil, mag-aalarma dito na high temperature. Ganon din yung filter, meron din siyang differential pressure. Kung titignan nyo, decimal point lang din yung reading. Wala pang 1 bar. So ibig sabihin, malinis pa yung filter. Kung sakali namang yung condenser ang marumi, so hindi niya makondense yung refrigerant, mag-a-alarm dito sa discharge side ng compressor, high pressure alarm. Mag-high pressure alarm yan pagka marumi yung condenser. Okay, that's it gentlemen. Kung okay sa inyo itong video na to, paki-like. At sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-pindot yung subscribe button at marami pa akong ibang videos na gagawin. Paki-share ito sa mga kasamahan natin na balak mag-practical exam kasi lumalabas yung mga to sa practical exam. Thanks for watching. Aguilus signing off.